Yo, ito mga sobers, so tapos na tayong kumain, no? At ito, ito ako sa loob ng banyo, maliligo muna ako. Ito nga, ngayong araw na to, kanina may blinag na ako yung pagkain, itlog na pula, yung nalaglag yung itlog ko. So kung gusto nyo panoorin nyo, panoorin nyo lang kung hindi pa napanood. Kasi tinatamad talaga ako. Raw vlog lang yung gagawin ko. So kanina nga, hindi na ano yun eh, hindi na ini-edit yung dugtong-dugtong. Wala yun, pinupost ko lang yun tapos diretso na naman. So ito ngayon, siguro dugtong-dugtong na lang siguro, pero hindi ako maglalagay ng effects. Wala lahat, as in wala lahat talaga. No, dugtong-dugtong lang, ano lang, gano'n lang gagawin ko. Wala, pinagtitripahin ko lang yung sarili ko at gusto ko lang may ma-upload kahit na ano. So yun lang, kasi wala magawa eh, hindi makakalabas. Oo, kung kailan kami lalabas ulit. Kain, tulog. So, ganito na lang gawin ko. Basta, kahit walang kwenta, basta may ma-upload na ako. Pero mamaya, may kwenta yung sasabihin ko. Nung nabubushit ako, meron ako napanood na content na about sa copyright, no? Nagko-content ng copyright. Pero siyempre, hindi ko na sabihin na medyo mali yung paggawa ng content na pag-explain about sa copyright dyan sa mga music background. So, medyo uminit ang ulo ko noon kasi malakas na impluwensya kasi yan, no? Maraming mga YouTuber, mga bagong YouTuber na nagsi-search about sa copyright or copyright strike, no? About sa mga ganyan. So, maraming nalilin lang, maraming mga YouTuber na naka-receive ng email about sa copyright. Binumura nila ang kanilang mga videos. Nasasayang, nababawasan yung kanilang mga watch hour dahil binura nila. Dahil doon sa mga napapanood nilang nagko-content ng copyright na hindi naman maayos yung pag-explain, mali yung hindi nila napaintindi ng tama. Kaya nakakainis yung ganun. Alright? Mayroong kaibigan nababawasan siya ng 500 watch hour dahil nga may napanood din siyang ganyan na burahin daw kasi nga baka mawala yung channel or makaapekto. Siyempre mga bagong YouTuber yan, umaasa talaga yan, nakikinig talaga yan pag may napanood silang ganyan na medyo malaki na yung bahay, malaki na yung kanyang banana sa YouTube, maniniwala yun. Kaya litsugas nyo ito naman, kaibigan ko tatanga-tanga din, hindi nagtanong sa akin. Pasilan, so kayo maliligo ako ngayon today. At alam nyo guys, medyo may naramdaman akong hindi maganda, no? Na mainit yung aking katawan. Hindi man ako nilalagnat. So, ang sabi ni boss, kasi si boss ko kasi ay nag-aaral din ng medicine niya noon. Pwede daw akong maligo. Basta wag ko lang daw basain yung ulo ko. Pwede katawan. No, katawan lang. So, titingnan ko kung paano natin gagawin. Alright? Yeah. Ganito ba lang? Pwede ba lang yung pasalabang mabasa yung ulo mo? Alright. Yan, tapos tayo maligo. Uy, teka. Sama eh. Bigote eh. Walbas eh. Alisin mo na natin yan. Yan. Ganito ba? Wala, ayos na. Yun, no? Oops, teka lang, may helicopter. Yan, no? Narin, helicopter? Helicopter ba? Ingay naman. Ayun lang. Ayun. So, yun nga, so weird, no? Meron na akong panawagan. No, mananawagan ako dun sa mga YouTuber. Small, ang mga big time na mga YouTuber naman talaga, alam na nila yan. Pero may mga YouTuber dyan, no? Na gumagawa ng content about sa copyrighted music, di ba? Pag naka-copyright ka sa background music, na ayusin nyo naman, no? Mag-research naman kayo ng maayos at ayusin nyo yung explanation nyo about dyan sa copyright content na gagawin nyo, no? Kasi meron ako napanood na mali talaga yung ginawa niyang yung sinabi niya dun sa kanyang content. So, syempre, hindi ko na babanggitin yun, no?
maaring hindi siya nakapag-research ng tama. Anong kayo? Hindi naman kailangan mag-research ng tungkol lang dun sa copyright na yan eh. Meron lang akong ibibigay na tips or trivia sa mga hindi pa nakakaalam, no? Lagi niyong tandaan, ang copyright strike ay iba sa copyright claim, no? Kapag gumamit ka ng background music, no? Doon madalas nagka-copyright claim sa background music. Makaka-receive ka ng email, no, na ikaw ay naka-copyright claim. Ibig sabihin may nag-claim, no, kasi meron talagang may-ari noon. Basahin niyo po, may nakalagay po diyan na this will not affect your channel, ganyan, you can still make money on this or kung hindi ka pa monetize. Walang problema 'yon. Copyright claim 'yan. Claim, hindi strike, no. Iba yung copyright strike doon sa copyright claim. So yung copyright strike, kadalasan nangyayari yan sa mga reuse content or mga violence na yun, mga violent na mga content, di ba? Or iba pa kung ano man, no. So yun yung ganun ng mga copyright strike. Pag strike, medyo mahirap talaga yan kasi strike. Pero pag copyright claim, walang problema yan, no. Ituloy mo lang, wag na wag yung buburahin yung mga video nyo kapag naka-copyright claim kayo, kasi talagang mababawasan kayo ng watch hour. Okay? So lagi niyo tandaan, magkaiba ang copyright claim sa copyright strike, no? Kayong mga gumagawa ng content, ipaliwanag niyo mabuti, no? Ipaliwanag niyo, no, pagkatungkol diyan sa mga copyright na 'yan. Kasi ang ating mga baguhang mga YouTuber nanonood din. Nanonood sila, no, para makatulong naman tayo sa kanila. Yung iba nagbubura kasi nakapanood sila ng mga ganun. Kawawa naman, imbis na mataas na yung watch hour nila, nababawasan tuloy. So ako, dati parody ako eh. Puro ako parody. Kaya ang dami kong copyright claim talaga. Dami kong copyright claim, na-copyright ako. Pero na-monetize pa rin ako. Kasi walang problema yung copyright claim, no? Huwag ka lang ma-copyright strike, no? So tandaan nyo, kapag in-email kayo na gumamit kayo ng background music, tungkol sa background music itong pinag-usapan natin, ha? Background music, may mag-email sa inyo na na-copyright kayo, tingnan nyo mabuti kung copyright claim, no? Pag copyright claim, walang problema yan, ituloy nyo lang. Yan lang, no? So yun lang. Salamat. Bye-bye. Oops, di. Teka, vlog pala ito. Vlog pala ako. So ito nga, no, ngayon ay sumahod na naman ako. Sumahod ako kay sir. At syempre, lalagay ko yun. Asan na ba yun? Sa patalon ko yun. Matagal na yun. Nung isang araw pa yung binigay pala ni sir. Hindi ko na lagay dun sa aking alkansya. So wait lang, kukunin pa dyan na kayo. Saan ba yung wallet? Yun. Nabasa-basa. Yan. So, inayos, diba? Inayos ko ng panood yung mga video ko ng mga nakaraan. Inayos ko yung aking you know, anong tawag dun? Alkansya. Kuhin natin. Yan. So, magaan na siya. Nabawasan. Pero konti na lang ang tiro. Grabe naman. Pero pupunuin natin to. Huwag ako na ipamotor yan eh. Hindi to na ilagay ulit. Nagbawas kasi ako nung nakaraan kasi, di ba, may mga may tinulungan kasi tayo. Kaya wala na akong imamapagkukunan eh. Ayaw ko naman siyempre galawin yung ipon ko sa bangko. So, dito ko binawasan. Diba, konti na lang. Umabot na kanin eh. 12, di ba? Umabot ng 12,000 yan eh. Ngayon ilan? 1, 2, 3, 4, 5? 5 na lang ba? Tagdagan natin, ilan yung... Teka lang ha. Oops, Sterling. Alam mo ha. Makakaligtas. Malapit na rin ang sahod ng YouTube. Makakapagtabi na naman ako para sa mga charity. Ano ba? Baka may... Ano ba? Wala na. Kaka-increase lang ni sir eh. Lalagay natin dito. Ding! Ang mga ba? O, nag-club na naman siya ulit. Pag meron na naman tayong mga biglaang kailangan tulungan, mapipilit na naman akong bawasan yan. Ang bigang buhay.
Pero hindi yan, hindi yan talagang pang charity. Uy, naubos na kasi. Uy. Alam mo kasi minsan kasi mayroon talagang may talagang tulong sa iyo na kailangan talaga. Yung biglaan lang ba? Pero pasensya na sa iba, hindi talaga kayang ganuan lahat. No? Diba ito? Ayan lang. Diba? O at least hindi siya mabigat. Sipin niyo kung puno to. Diba? Kaya wag ka mag-aaral, hindi na kita gagalamin. Promise. Promise. From now on, virgin ka na. Ah. So yun lang. Ano pa mga nakalimutan kong sabihin? Wala na. Yun lang. So, ayusin ko lang to. Pagka-upload dito, ay baka makapag-upload naman ng iba. Kasi gusto ko mag-upload ngayong araw na to eh. Bye-bye. Right. Salamat sa lahat. I love you mga ka-so weird. Sa lahat naman nandyan. Nanonood ka ba ngayon? I love you.